Magandang araw! Ako po si Sir Ariel, ang IELTS lover ng Edtech Unit. Narito po ako para sa isang napakagandang balita at upang magpaalala na ang kinabukasan ay mas gaganda at uunlad kung ang lahat ay patuloy na mag-aaral. Sa edukasyon sa ating bansa, tiyak na walang maiiwanan sa pag-abot ng mga pangarap. Kaya naman ang Department of Education ICTS Educational Technology Unit at Alternative Learning System Task Force ay nagtutulungan sa pagkakaroon ng IELTS Tech Empowerment Program upang maihatid ang excellent quality education sa ating mga IELTS learner and teachers. To easily deliver the lessons from the modules and other references, we will provide tablet PC as part of the DepEd computerization program to all IELTS teachers and orientation on the use of these packages. To deepen the pedagogical use of information and communications and technology in delivering instructions, there are training workshops on the use and curation of Open Educational Resources or OER, Google and Microsoft productivity tools, creation of video lessons using PowerPoint presentations and KineMaster, and on ebook or e-magazine development. To create an avenue for remedial lessons that is open to all learners, teachers, and parents, we will have the ETUlay free online tutorial and mobile ETUlay, where we will visit remote schools to feature the best practices of our IELTS teachers and learners. Sa mga out-of-school youth and adult, laging tatandaan na may pag-asa upang makapagpatuloy sa pag-aaral. May IELTS para sa inyo. Ang edukasyon ay para sa lahat. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETUlay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Isang magandang hapon sa ating lahat. Ako ang inyong makakasama para sa ating ETUlay online tutorial session. Ako si Tutor Mark, kaya kung kayo ay handa na para sa Araling Panlipunan Grade 5, hit like or heart at atin ang simulan ang ating aralin. Kaya sa ating mga mag-aaral, siguraduhin kayo ay handa na dahil ang ating paksa ay medyo mahaba-haba pero kahit na ganun paman, sinisigurado ko sa inyo na ma-enjoy ninyo ang ating aralin. Mga bata, tayo na ngayon ay nasa quarter 4, week 5 lesson dito sa Araling Panlipunan Grade 5 at ang ating paksa ay may kinalaman sa mga naunang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. At ang ating ginamit na self-learning module ay nagmula po sa SDO Negros Oriental. Ngunit huwag mag-alala dahil pare-pareho naman ang paksa ng lahat ng mga mag-aaral sa Grade 5 dahil ito ay nakaalinsunod sa tinatawag natin na MELC calendar. Kaya narito ang ating sumusunod na layunin. Una ay matatalakay natin ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor, maging mga katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan. At meron tayong tatandaan. Sila ay nag-alsa dahil sa kadahilan ng panrelihiyon, pang-ekonomiko, at pampolitikal.
Uulitin ko mga bata, sa ating talakayin o sa ating aralin ngayon, may mga pag-aalisang naganap sa ating bansa dahil sa tatlong kadahilanan. Una, dahil sa dahilan ng panrelihiyon. Pangalawa ay ang pang-ekonomiko. At panghuli ay ang pampolitikal. Para ating itong lubos maunawaan, simulan na natin. May mga pag-aalisang politikal na naganap sa ating bansa dahil ang mga Espanyol ay nagsimulang palitan ang paraan ng pamumuno. Pinalitan ng mga Espanyol ang mga datu at maharlika bilang pinakamataas na pinuno sa ating pamayanan noon. Ang mga Babaylan at Katalonan ay tinanggalan din ng kapangyarihan bilang mga pinuno ng aspektong espiritual. Dahil dito, nagsagawa ng mga pag-aalsa ang ating mga dating datu at Babaylan upang manumbalik ang kapangyarihan nilang mamuno sa kanilang nasasakupan. Alam natin mga bata na dinala ng mga Espanyol ang reliyong Kristyanismo. Sa pamamagitan nito, ang aspektong paniniwala natin ay napalitan. Ito ay pinamunuan na ng mga praile o ng mga pari. Kaya naman marami ang mga nag-alsa laban sa mga Espanyol. Ganon din ang mga datot Maharlika dahil sa mga di pagkakaunawan o mga di natupad na mga pangako. Umpisahan natin sa mga pag-aalsang pampolitikal. Sapagkat pag tinukoy natin ang pag-aalsang pampolitikal, nawala ang kapangyarihan na ito sa mga dating namumuno sa kanilang mga tribo o sa kanilang mga nasasakupan. Unahin natin ang pag-aalsa nila Kandula noong 1574. Hindi pagtupad sa ipinangako sa kanila ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi na malibre sa pagbabayad ng buwis at polo ang naging dahilan ng mga kaanak ni Lakandula kung bakit sila nag-alsa. Si Lakandula ang huling hari ng Maynila. Tinanggal ang mga pribilehiyong ito nang palitan si Miguel Lopez de Legazpi ni Guido Labezares bilang Gobernador General ng Pilipinas. Mga bata, ito ay natalaki na natin noong pa. Sabi natin noon na nagkaroon ng kasunduan si Lakandula at ganun din si Miguel Lopez de Legazpi na sila ay kikililanin pa rin na may mataas na katayuan. Dahil dito, hindi sila magbabayad ng buwis o ng tributo at gayon din ang hindi pagsali sa kanila sa sapilitang paggawa. Ngunit ang pangakong ito ay nawala nang mapalitan ng Gobernador General ang ating bansa. At dahil dito, nag-alsa si Lakandula. Lumipat tayo sa susunod. Naragdagan pa ang mga pag-aalsang ito, pag-aalsa ng mga datu ng tondo. Ninais ng mga datu sa pangunguna ni Namagat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal at Pedro Balingit ang mabawing muli ang kanilang kalayaan at karangalan. Kaya naman, maagang natuklasan kaya pinapatay o pinatapon ang mga taong ito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Mga bata, gaya ng aking natukoy kanina, kung nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga pinuno noon, gayon din ang nangyari sa mga sumunod pang saling lahi, ang mga datu ng tondo. Sabi natin, kinakailangan maibalik ang kapangyarihan ng mga taong ito, ngunit hindi na ito kinilala ng mga Espanyol. Kaya naman, sa pangunguna ni Magat Salamat, ni Martin Pangan, ni Juan Banal at Pedro Balingit, nasupil pa rin sila ng mga Espanyol sapagkat nalaman ang kanilang mga gagawing pag-aalsa. Kaya naman, nang sila ay nadakit, sila ay pinatapon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Lumipat tayo sa susunod na pag-aalsang pampolitikal. Gaya ng aking natukoy kanina, pag tinukoy ang pampolitikal na aspekto, sila ang mga dating pinuno sa ating bansa, gaya ng mga datos sa Maynila. Sa pamamagitan ng pagbabago ng pamunuan, napunta na sa mga gobernador-general, naalisan ng kapangyarihan ang mga ito at nais nilang ibalik, ngunit hindi sila nagtagumpay. Dumako tayo sa susunod na bahagi. Nagkaroon din ng mga pag-aalsang panrelihiyon. Dahil nagkaroon ng pagkilala sa relihiyong Kristyanismo, marami ang tumalikod sa kanilang katutubong paniniwala at nagpabinyag. Dahil na rin sa ginawa ng mga Espanyol, ang pagpapalaganap mismo nito.
Marami sa kanila ang pinugutan o tinuhog ang ulo sa kawayan at ibinandera ng mga Espanyol sa mga Indio bilang babala sa maari nilang sapitin kung sila ay lalaban sa simbahan. Kung ating titignan, may halong pananakot at yan ang nangyari sa ating kasaysayan. Ngunit ating titignan na kahit ganito man ang nangyari, may mga grupo pa rin ng mga katutubo na mas nais nilang panatilihin ang kanilang pananampalataya o ang paniniwala at makikilala natin sila. Umpisahan natin ang para sa grupo ng mga Igorot. Nagkaroon ng pag-aalsang pangrelihiyon noong 1601 sa grupo ng mga Igorot. Iniutos ang pagbibinyag sa mga Igorot ng Hilagang Luzon para maging Kristiyano alinsunod sa utos na rin ni Gobernador General Francisco de Tello de Guzman. Hindi nagtagumpay ang mga Espanyol na ipasailalim ang mga Igorot dahil hindi sumunod at nagkaisa ang mga Igorot. Gaya ng ating nabanggit nung nakaraang pangpagkikita, sabi natin, hindi niyakap ng mga Igorot ang relihiyong Kristiyanismo nang ito ay inoffer o ibinigay sa kanila. Mas ninais nilang panatilihin ang kanilang paniniwala. At dahil dyan, nagkaroon sila ng pagkakaisa at dahil nga sila ay nakatira sa kordilera, mabundok na bahagi ng ating bansa, nahirapan ang mga Espanyol na sila ay lusubin, na sila ay talunin. At dahil dito, napanatili ng mga Igorot ang kanilang paniniwala. Lumipat tayo sa susunod. Kilalang kilala naman si Bangkaw, pinamunuan ni Dato Bangkaw ng Carigara na lumaban sa simbahang Katoliko ng Leyte. Katuwang niya ang babaylan na si Pagali na gumamit umano ng tinatawag na mahika at nagtayo ng mga dambana para sa mga anito at hinikayat ang ilang bayan na sumapi sa kanila at makilahok sa pag-aalsa. Ngunit nasupil ang kanilang rebelyon at pinugutan ng ulo si Bangkaw. Mga bata, kung ating titignan ang bahaging ito ng ating kasaysayan, hindi natin maiaalis na may sinaunang paniniwala kasi ang mga Pilipino at may ilan na gustong manatili ang paniniwalang ito. Pero, gaya nga ng nabanggit, sino man ang kumalaban sa mga Espanyol ay tinuturi nilang kaaway. At dahil dito, kapag kinalaban ang reliyong Kristiyanismo ng panahon ito, lalo na ang mga nagpapanatili ng tinatawag nilang paganong paniniwala, yung pagsamba sa mga anito o Diyos-Diyosan, yan ay binibigang kaparusahan at gaya nga ng nabanggit, nasupil ang rebelyong ito at pinugutan ng ulo si Bangkaw. Lumipat tayo sa susunod na bahagi ng pag-aalsang panrelihiyon. Nagkaroon ng pag-aalsa naman sa pamumuno ni Tamblot. Dahil sa pagtutol ng mga Buholano sa Kristiyanismo sa pamumuno ng dating babaylan na si Tamblot, isinagawa ito sa unang araw ng pista ni Saint Francis Xavier. Ngunit nasupil sa pag-aalsa sa pagsapit ng bagong taon ng 1622 ang grupo ni Tamblot. Kaya naman, hindi rin naging matagumpay ito. Kung ating titignan, ano ang kanilang ipinaglalaban? Mula sa umpisa hanggang dito sa pangatlo, ipinapakita na nais nilang panatilihin ang paganong paniniwala o ang kanilang tradisyonal na paniniwala at ayaw nilang yakapin ang tinatawag natin na Kristiyanismo. Dumako tayo sa susunod na pag-aalsang panrelihiyon. Narito naman ang grupo ng mga Itneg. Pinamunuan ito ni Miguel Lanab ng Cagayan at Alababan ng Apayao. Sa pag-aalsang ito, pinugutan ng ulo ang dalawang misyonerong Dominikano at hinikayat ang mga Itneg na magnakaw, dumumi sa mga imahe ng santo at sunugin ang mga lokal na simbahan bilang protesta sa sapilitang pagbibinyag sa kanila sa Kristiyanismo. Ngunit, ito ay nasupil noong 1627 sa utos ni Gobernador General Fernando de Silva. Mga bata, ang larawan na nakikita nyo rito ay isang ilustrasyon lamang ha. Ang mga Itneg ay mga grupo o mga katutubo na nakatira sa gawing hilaga ng Luzon. At sa panahong ito, nang ipinipilit ng mga Espanyol na sila ay magpa-convert o magpabinyag sa rilong Kristiyanismo, talagang marami sa kanila ang nais na mapanatili ang kanilang tradisyonal na paniniwala. Ngayon naman,
dumako tayo sa susunod. Pagkatapos namang itneg, nagkaroon din ng mga pag-aalisa sa ilang pang bahagi ng Cagayan. Pinamunuan ni Francisco Rivera na ninais na matawag na Papa Ray. Diba ang ginagamit natin salita, yung Papa ay para sa mga Santo Papa. So parang dito, gusto niyang siya ay maitaas bilang isang kikilananing matawag na Papa. So sabi nga, ninais na matawag na Papa Ray. Pinigilan niya ang mga katutubo ng Tugigaraw na ipagpatuloy ang pagtangkilik sa Kristyanismo at hinimok ang pagsasauli sa mga praile na ibinigay nilang mga rosaryo at iskapularyo. Marami sa mga kasapi ang tumalikod sa marahas na pamumuno ni Rivera at agad ding nasupil ang rebelyon ng mga sundalong Espanyol. Kung sa ating makikita dito, talagang ipinaglalaban nila ang kanilang mga tradisyonal na paniniwala, ngunit medyo na iba si Francisco Rivera sapagkat kahit na siya ay namumuno sa pag-aalsa, marami ang tumalikod sa kanyang mga kasapi dahil na rin sa kanyang malupit na pamumuno. At dahil dito, nagkaroon ng pagkakawatak-watak at nasupil ang rebelyon na kanyang nais. Natalo siya ng mga sundalong Espanyol. Dumako tayo sa susunod pang mga halimbawa ng pag-aalsang panrelihiyon. Kung maalala ninyo mga bata, atin ring tinalakay ang kwento ni Tapar sa Panay. Pinungunahan ni Tapar ng Iloilo na naghahangad na magtayo ng bagong sangay ng Kristyanismo sa bayan ng Oton sa Panay. Agad na nasupil ito at pinatay ang mga lumahok sa rebelyon. Kung ating titignan, may mga ilang Pilipino na namumuno noon na nais magtatag ng isang relihiyon na kasunod sa paniniwala o sangay ng Kristyanismo, ngunit ayaw ito ng mga Espanyol sapagkat ang nais lamang nila naturo ay mula sa mga paring regular na kanilang dinala o nandito sa Pilipinas. Dumako tayo sa pangpito. Nagkaroon din ng pag-aalsa sa pangunguna ni Francisco Dagoy sa Bohol. Ito ang itinuturing na pinakamahabang pag-aalsa sa Pilipinas. Alam niyo ba, o kung maalala ninyo, na ano ba ang dahilan ng kanyang pag-aalsa? Hindi kasi napayagan na mabigyan ng sapat na blessing o basbas dahil tinutulan ng kura na bigyan ng marangal na libing ang kanyang kapatid. Diba ang mga patay ay binabasbasan? Dito sa pangyayaring ito, hindi pumayag ang kura ng bayang ito. Kaya naman nagalit si Francisco Dagoy at inumpisan niya ang paglaban sa mga Espanyol. Sa anong kadahilanan? Hindi kasi nabigyan ng marangal na libing ang kanyang kapatid. Marahil kahit sino naman sa atin, kapag tinukoy ang pamilya, talagang mag-aalab ang ating puso. Talagang maapektuhan ang ating mga pagdedesisyon. Ngayon, dumako pa tayo sa ilang pang pag-aalsang panrelihiyon. Huli sa lahat, ang pag-aalsa na ginawa ni Apolinario de la Cruz sa Tayabas, Quezon. Nagalit si Apolinario de la Cruz o Hermano Pule dahil tinanggihan ng mga paring Espanyol na kilalanin ang kanyang samahan na Confradia de San Jose. Dahil dito, siya ay dinakip at pinatawan ng kamatayan. Halos magkapareho sa ilang pang mga Pilipino na nakipaglaban sa kanilang paniniwala. May ilan na nais panatilihin ang tradisyonal na paniniwala. May ilan naman na gustong magtayo ng panibagong sangay ng Kristyanismo, ngunit hindi ito pinayagan ng mga Espanyol. Sana ay naunawaan natin ang dalawang unang pag-aalsa o bahagi o yung tinatawag natin na dahilan ng pag-aalsa ng mga Pilipino. Natapos na natin ang politikal na aspekto, sinundan ng panrelihiyon. Dumako tayo sa tinatawag natin na pang-ekonomiko. Mahigpit na tinutulan ng mga katutubong Filipino ang mga patakarang pangkabuhayan na ipinatupad ng mga banyaga sa kanila gaya ng pagbubuwis o paniningil ng tributo. Pagkakaroon ng sapilitang paggawa o ang polo y servicios, ang pagkakaroon ng monopolyo sa mga produkto gaya ng tabako at ganun din ang kalakalang galyon. Pinakatanyag sa kanilang lahat ay ang ginawa ni Diego Silang. Mamaya malalaman natin ano ba ang naging dahilan kung bakit siya lumaban at naging bahagi ito ng tinatawag natin na pag-aalsang pang-ekonomiko. Una ay ang pag-aalsa ni Magalang.
kasama ang kanyang kapatid. Tinutulan ni Magalat ang di makatwirang paniningil ng buwis ng mga Espanyol. Ipinapatay ng mga Espanyol sa mga Indio na nakilahok sa pag-aalsa ni Magalat. Kung ating titignan dito mga bata, may mga Pilipino na nagsimula ng pag-aalsa dahil sa hindi makatarungang paniningil ng buwis. At dahil dyan, may mga Pilipino na ipinaglaban ang kanilang karapatan. Sila na nga ay mahirap, mahal pa ang kanilang babayarang buwis, lalo silang humihirap. Ang ikalawa naman ay ang pag-aalsa ni Ladia sa Malolos, Bulacan, taong 1643. Pinamunuan ni Pedro Ladia, isang Moro o isang Muslim na taga Borneo, naniniwalang mula sa salahi ni Lakandula. Kinumpiska ang kanyang ari-arian ng mga Espanyol na nagtulak sa kanya na mag-alsa laban sa mga mananakop. Bakit ito na-associate natin sa pang-ekonomikong aspekto mga bata? Kung inyong matatandaan, nang dumating ang mga Espanyol, lalo na ang mga tumulong para masakop ang ating bansa, sila ay napagkalooban ng lupa. Ito ang tinatawag nating mga engkumyenda na kinakailangan nilang bantayan at ibinigay ito sa mga engkumyendero. Ang mga engkumyenderong ito, karamihan sa kanila ay nangangkam ng mga lupain na dating pagmamay-ari ng mga dating namumuno dito sa lugar na ito. At isa na nga sa halimbawang ito ay si Pedro Ladia. Dahil sa kanyang pag-aalsa, siya ay dinakip at dinala sa Maynila kung saan siya ay sinentansyahan ng kamatayan. Dumako tayo sa susunod na bahagi. Kung naaalala niyo pa si Agustin Sumoroy sa ating pinag-aralan, siya rin ay nakipaglaban dahil sa aspektong pang-ekonomiko. Ang kanya namang ipinaglaban dahil sa pagkakaroon ng sapilitang paggawa o ang polo e-servicios. Taliwas sa patakaran ng polo, ang mga waray o yung mga nakatira sa lalawigan ng Samar ay ipinadala sa mga pagawaan ng barko sa Cavite na malayo sa kanilang tira na hindi naman ganun ang patakaran ng polo e-servicios. Ito ay pagbibigay ng paglilingkod o paggawa na sapilitan, ngunit hindi sila inaalis sa kanilang lugar ng panirahan. Malapit lang sila, ngunit sa pangyayaring ito, sa mga taga-Samar, sila ay dinala sa pagawaan ng barko sa Cavite na naging dahilan kung bakit naging malayo na sila sa kanilang mga pamilya na hindi ito nagustuhan ni Agustin Sumoroy, kaya nagkaroon dito ng pag-aalsa. Dumako tayo sa susunod na bahagi. Pang-apat, ang pag-aalsa ni Francisco Manyago ng Pampanga. Pinamunuan ni Francisco Manyago ng Mexico Pampanga ang pagtutol ng mga kapampangan sa sapilitang paggawa, sa mga galyon at sa hindi pagbabayad ng pamahalan sa mga biniling palay mula sa mga magsasaka. Gaya ng aking nabanggit noon mga bata, binibili din ng mga Espanyol ang mga produktong ito sa mga magsasaka. Ngunit ang ginagawa nila, hindi sila nagbabayad ng sapat o kung minsan pa ay binabarat nila ang mga magsasaka. At dahil dito, sa kanilang hindi pagbayad, naapektuhan ang kabuhayan ng mga magsasaka dahil wala na silang pondo para sa susunod na pagtatanim. Dahil dito, sinimula ni Francisco Manyago ang pag-aalsa. Sila ay nasupil ni Gobernador General Sabiniano Manique de Lara sa pag-aalsa na gamit ang pulisiyang divide and rule policy. Mga bata, kung ating itong titignan, nakakalungkot na isipin na kaya natalo ang ilang mga pag-aalsang naganap sapagkat nawalan din ng pagkakaisa ang mga Pilipino. Hindi kagaya ng ginawa ng mga Ikurot na sila ay may paniniwalang iisa, kaya naman hindi sila nasakop ng mga Espanyol. Dumako tayo sa panglimang pag-aalsang pang-ekonomiko at pang-anim. Narito rin ang pag-aalsa ni Malong o Andres Malong sa San Carlos, Pangasinan. Pinamunuan ni Andres Malong ang pag-aalsa na nag-ugat sa hindi pagbabayad ng mga Espanyol ng kaukulang sahod sa libu-libong katutubong nagtatrabaho sa pagawaan ng barko. Kinalaban nila ang mga opisyal na Espanyol lamang at hindi ang kaparian o ang simbahan. Kung titignan natin, bakit kaya sila nakipaglaban pero ang usapan ay barko? Mga bata,
Alam ba ninyo na karamihan sa mga galyon ay ginawa dito sa Pilipinas sapagkat sa atin makikita ang mga matitibay na puno? Dahil dito, yan ang ginagamit para maging bahagi ng itinatayong mga barko. Dahil sa pagtatrabaho ng mga Pilipino noong panahon na iyon, ang ilan sa kanila ay naabuso at hindi nabigyan ng karampatang sahod, kaya naman sila ay nag-alsa. Dumako tayo sa pang-anim, ang pag-aalsa ni Almazan sa San Nicolas, Lawag, Ilocos Norte. Mga bata, ito ay Lawag, so iko-correct lang natin yung spelling. Ito ay pinamunuan ni na Don Pedro Almazan, isang mayamang pinuno ng Lawag na kinoronahan noon 1660 bilang hari ng Ilocos. At si Juan Magsanop na pinuno ng Bacara, Bangu. Sa kanilang pag-aalsa na ginawa, isa lang ang makikita natin dito. Kinamkam pa rin ang kanilang mga ari-arian, kaya naman sila ay nagnais na lumaban para ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Dumako tayo sa susunod. Narito rin ang mga pag-aalsang agraryo sa Katagalugan, lalo na sa malaking bahagi ng Batangas, Laguna at Cavite, sapagkat ito ay sa kagagawan ng pangangamkam ng mga praile sa kanilang lupain na halos kagaya sa sitwasyon ng iba pang bahagi sa ating bansa. Sabi nga natin, ang mga lupain ito ay kinamkam karamihan ng mga Espanyol, gayon din ng mga praile. At ikawalo, ang pag-aalsa ni Diego Silang at Gabriela Silang. Nag-alsa si Diego Silang dahil sa pagbubuwis at pagnanais niya na palayasin ang mga Espanyol. Nang sa kanyang pagkamatay, ipinagpatuloy ito ng kanyang asawa si Gabriela Silang. Siya ay nahuli at binitay. Mga bata, ano ang ating nakita rito sa mga pag-aalsang ito? Ipinapakita lamang dito na oras na tinapakan ang karapatang pantao, ang tao ay tiyak na lalaban. At panghuli sa pag-aalsang pang-ekonomiko na siguradong interesting ay ang pag-aalsang basi. Ito ay pinamunuan ni Pedro Ambarisito sa Pidig, Ilocos Norte. Nag-ugat ito sa paghihigpit ng mga Espanyol sa produksyon o pagbebenta ng basi. Ito ay isang klase ng alak, mga bata, na galing sa tubo. Ipinagbawal ang pribadong produksyon ng alak na ito. Dahil dito, napilitan ang mga Ilocano na bumili ng basi sa pamahalaan sa higit na mataas na halaga. Makalipas ang ilang mga pag-aalsa, nasupil din agad ang mga ito. Mga bata, kung ating makikita rito, gustong kontrolin ng mga Espanyol ang produksyon maging ang kita sa mga alak gaya ng basi. At dahil dito, maitutuloy natin itong pag-aalsang pang-ekonomiko sapagkat ang alak ay isang produkto. Ngayon na ating natalakay ang lahat ng mga pag-aalsang naganap maging pampolitika, pang-relihiyon at pang-ekonomiko, ating ngayong sagutin ang sumusunod na pagsasanay. Meron ako ritong items number 1 to 5. Nais kong ibigay ninyo kung ang pag-aalsang ito ba ay pang-politika, pang-relihiyon, o pang-ekonomiko. Simulan natin sa item number 1, ang pag-aalsang basi. Sabi natin, ang basi ay isang klase ng alak na kung saan ay pinigilan na ito ay may benta ng pribado. Kaya naman napilitan ang maraming mga Ilocano na bilhin ito sa pamahalang Espanyol. Tanong, saan kaya ito napabibilang? Ayon kay Ena Erica Galang at Pei Uriel, ganun din kay Faith Tekling, ang sagot nila ay pang-ekonomiko, magaling, sapagkat yan ay isang produkto. Dumako tayo sa pangalawa, ang pag-aalsa ng mga datu ng tondo. Aking nabanggit kanina na sila ang mga dating namumuno. Ngunit nang dumating ang mga Espanyol sa pamumuno ng mga gobernador-general, sa una ay nagkaroon ng pag-uusap ang mga pinunong ito kay Miguel Lopez de Legazpi at sila ay nagkaroon ng kasunduan na mananatili ang mataas nilang katayuan. Ngunit sa paglipas ng panahon at napalitan na ang pamunuan, nag-iba na ang gobernador-general, sila na ngayon ay sinisingil ng buwis at hinihikayat o
pinipilit na magbigay ng polo e servisyos o sapilit ang paggawa. Kung gayon, ano ang item number 2? Yan ba ay ekonomiko, panrelihiyon, o pampolitikal? Ayon kay Kevin Neil Pastor, Pei Uriel, Anna Erica Galang, Grishel Joyce Bitu, at ganun din kay Christian Laksina, ang sagot nila ay politikal. Magaling, sapagkat ito ay nauugnay sa pamunuan. Dumako tayo sa pangatlo, ang pag-aalsa ni Jeko Silang. Saan kaya ito napabibilang? Ano kaya ang tamang sagot? Sabi nga natin kanina, sa kanyang pagkamatay, ito ay pinagpatuloy ng kanyang asawa ni Sir Gabriela Silang. Tanong, ano kaya ang pag-aalsang ito? Ekonomiko, politikal, o panrelihiyon? Kung ang ating sagot para sa item number 3 ay ekonomiko, magaling. Sapagkat, gaya ng ating nabanggit kanina, nakikipaglaban ang marami sa ating mga kababayan dahil sa tinatawag natin na pangangamkam ng mga kayamanan o lupain ng mga Espanyol. Nariyan din ang sapilitang paggawa at narito rin ang tinatawag natin na paniningil ng mataas na buwis. Kaya sa mga sumagot ng ekonomiko, gaya ni Laurelyn Apasible, gayon din kay Faith Tekling at Cy Oriel, binabati ko kayo dahil tama ang inyong kasagutan. Yun din ang naging sagot ni Ella Domingo at Christine Bolilan. Item number 4, pag-aalsa ng mga itneg. Saan kaya ito napabibilang? Yan ba ay pang-ekonomiko, pan-relihiyon, o pampolitika? Ano ang answer natin sa item number 4? Kung ang inyong naging tugon sa item number 4 ay panrelihiyon, magaling. Gaya nga ng ating nabanggit kanina, sabi natin ipinipilit ng mga Espanyol na papalitan ang kanilang paniniwala. Ngunit may mga ilang grupo ng mga Pilipino, lalo na ang mga katutubo, na nais nilang panatilihin ang kanilang tradisyonal na paniniwala. Dumako tayo sa panglima. Paano naman ang pag-aalsa ni Bankao? Ito ba ay pang-ekonomiko, pang-politikal, o pan-relihiyon? Ano kaya ang sagot natin sa item number 5? Kung ang sagot ninyo sa item number 5 ay kagaya ng sagot ni Maya Lanticho o ni Faith Tekling, ganun din kay John Refugio, Cy Oriel, at Christian Laksina, relihiyon ang kasagutan, magaling. Tandaan, sabi nga natin kanina, may ilan sa mga Pilipino na nais panapanatili ang kanilang tradisyonal na paniniwala. Ngunit may ilan naman na nais magtayo ng panibagong paniniwala o kadugtong sa relihiyong Kristyanismo, ngunit ito'y tinutulan ng mga Espanyol. Kaya kay Ena Erica Galang, Grishel Joyce Bitu, na sumagot din ng relihiyon o panrelihiyon, binabati ko kayo dahil tama ang inyong kasagutan. Dumako tayo sa pagsasanay number 2. Ibigay lamang ang titik ng tamang sagot. Tingnan ko nga kung kaya niyong ibigay ang tamang kasagutan. Number 1. Sino ang pinuno ng kauna-unahang naitalang Pilipino na nagpakita ng pagtutol sa pananakop ng mga Espanyol? A. Diego Silang, B. Lapu-Lapu, C. Tamblot, D. Francisco Dagohoy. Mga bata, hindi natin ito nabanggit sa ating talakayan, ngunit sino kaya ang Pilipinong ito na unang nakipaglaban sa mga Espanyol dahil naniniwala siya na kinakailangan pahalagahan ang ating karapatan at ang ating kalayaan? Sino ang sagot sa item number 1, A, B, C, o D? Ayon kay Ena Erica Galang, ang sagot daw ay letrang B, Lapu-Lapu, magaling. Dumako tayo sa item number 2. Pinamunuan niya ang Basi Revolt sa Ilocos dahil sa paghihigpit ng mga Espanyol sa produksyon at pagbebenta ng pribadong sektor ng alak na tinatawag nga nating Basi. Ito ba ay C, A, Pedro Alamcon, B, Pedro Ambaresto, C, Gabriela Silang, o letrang D, Hermano Pule? Online, sino kaya sa tingin ninyo ang ating kasagutan? Yan ba ay A, B, C, o D?
ibigay ang tamang sagot. Kung ang iyong napiling kasagutan sa number 2 ay letrang B pa rin, Pedro Ambaristo, binabati ko kayo, kaya kay Christine Bolilan, ganun din kay John Garcia at kay Lorraine Apasible, tama ang inyong mga naging tugon o sagot. Gayun din kay John Refugio. Lumipat tayo sa item number 3. Ano ang kaparusahan sa mga pinuno ng hindi nagtagumpay na pag-aalsa? May commonality sa mga ito, mga bata. Ano ang ginawa sa mga pinunong ito? A. Binitay. B. Pinagsabihan. C. Inalipin. O letrang D. Pinalayas. Ano ang commonality sa mga pag-aalsang ito? Ano ang ginawa doon sa mga pinuno nila? A, B, C, o D? Kung ang inyong napiling sagot ay letrang A, binitay o sila ay binigyan ng kaparusang kamatayan, tama ang inyong kasagutan. Kaya kay Christian Laksina, Ena, Erica Galang, magaling. Ang parusang binigay sa kanila ay pagbitay. May ilan din naman na pinatapon sa malayong lugar pero karamihan sa kanila ay ipinapatay. Sapagkat para sa mga Espanyol, ang pagkitil sa mga buhay ng mga ito ay nangangahulugan din na pagtapos sa kanilang ninanais na pag-aalsa at magdulot ng takot sa mas maraming katutubo o maraming Pilipino na huwag nang lumaban sa mga Espanyol. Kaya kung A ang inyong sagot, gaya rin ni John Garcia, Johan Ermita at Kevin Neil Pastor, binabati ko kayo. Lumipat tayo sa item number 4. Paano isinagawa ng mga itneg ang kanilang pag-aalsa? A. Sa malinis na paraan. B. Hindi pagbayad ng buwis. C. Pagpugot sa ulo ng mga pari. O letrang D. Pinatay ang general. Kung inyong maalala mga bata, ano ba ang ginawa nila doon sa mga Dominikano bilang bahagi ng kanilang pag-aalsa o hindi pagsunod? Ano ang kanilang ginawa? Is it A, B, C, or D? Kung ang inyong piniling sagot para sa item number 4 ay letrang C, pagpugot sa ulo ng mga pari, tama kayo. Di ba mga bata kanina, yung ginawa ang pag-aalsa, di ba nabanggit ko na pinugutan nila ng ulo yung paring Dominikano na nais na magbigay at magsabi sa kanila na kailangan nila magpalit ng reliyon. Ngunit, buo ang kanilang loob na hindi palitan ang kanilang paniniwala. Kaya sa item number 4, ang ating sagot ay letrang C. Bilang paalala rin sa mga Espanyol na kaya nilang lumaban at ito ay paraan din nila ng pananakot. Pinugutan nila ng ulo ang mga paring mga misyonero na ipinadadala sa kanilang lugar. Dumako tayo sa susunod na bahagi. Kaya sa mga sumagot ng letter C, kagaya ni Keira Manzon, Kevin Il Pastor, Christine Bolilan, tama ang inyong naging tugon. Last items na tayo, number 5. Ang pagkamatay ni Diego Silang ay hindi naging sagabal upang matigil ang layunin na masugpo ang pagmamalabis ng mga Espanyol dahil ito ay ipinagpatuloy ng kanyang asawa. Sino ang kanyang asawa? A. Gregoria Silang. B. Teresa Magbanua. C. Marcela Agoncillo. O letrang D. Gabriela Silang. Ayon kay Christian Laksina, ang sagot daw niya ay letrang D. Magaling. Si Gabriela Silang nga ang kanyang may bahay o kanyang asawa na nagpatuloy ng kanyang laban. Item number 6. Ang pag-aalsa ni Francisco Dagohoy ang tinaguri ang pinakamahabang pag-aalsa. Bakit kaya ito nagtagal? A. Marami siyang tauhan. B. Marami siyang armas. C. Nahirapan ang mga Espanyol na siya ay tugisin. O letrang D. Hindi siya nawalan ng loob at pag-asa sa pakikipaglaban. Mga bata, ano ang pinakaangkop na sagot sa number 6? Bakit kaya ito ang tinuturing na pinakamahaba? Kung ang iyong sagot ay kagaya kay Jason Valadores na letrang D, magaling. Tandaan, kapag buo ang loob at may pagkakaisa para sa pakikipaglaban ng isang layunin, tatagal at tatagal ito. Kaya naman, sa mga pag-aalsang naganap sa ating bansa, tatandaan, mayroon tayong tatlong kadahilanan. Una ay ang pampolitikal na aspekto,
ikalawa ay ang panrelihiyon, at ang pangatlo ay ang pang-ekonomiya. Lahat ng yan ay may kinalaman sa pagmamahal natin sa ating kalayaan at karapatan. Kaya mga bata, sa ating natutunan sa ating kasaysayan, importante na ipaglaban natin ang ating mga karapatan. Sana ay naibigan ninyo ang ating paksa at naunawaan ang tatlong mga dahilan ng pag-aalsa na naganap o nangyari kung bakit lumaban ang mga Pilipino sa mga Espanyol. Yan ay ang pag-aalsang pampolitikal, pag-aalsa dahil sa panrelihiyon, at sa dahilan naman na pang-ekonomiko. With that, maraming salamat. Muli, ako si Tutor Mark na inyong makakasama para sa ating ETUlay tutorial session para sa Araling Panlipunan. Maaari niyong ma-download ang presentasyon na ito sa DepEd Commons. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!